Hello po mga ka-hunters. Ito po ang ating tatalakayin ngayon at pag-uusapan ang tatlong NGC series na piso po at saka isang nunagonal na 5 piso. Yan po ang ating tatalakayin sa aking pong pagbabalik. Nagbabalik na po mga ka-hunters. Ayan, bigyan daan po natin ang request po ni Sir Ver. Ayan, gusto niya pong malaman kung magkano na nga po ba ang halaga ng mga bariyang ito. Yung 2017 po, 10 piso NGC series. Yung 2017 na 5 piso. 2003 non-magnetic. At 2017 BSP series. Sasama ko na rin po yung 2017 na NGC series. Mga ka-hunters, ito po ay nakuha ko online. Yung mga nagbebenta po, kung magkano na po ba nila ibinebenta ito online. Okay, mga ka-hunters, online po ha. Baka sabihin po nung iba, nanguhula po ako ng mga ng halaga nito. Yan, ilalagay ko po yung mga picture kung saan ko po ito nakuha at saka kung sino yung mga nagbebenta. Okay, umpisahan mo na po natin sa 2017 na 10 piso NGC series. Ayan po sa larawan guys, ano po ang nakalagay? AU kung saan almost uncirculated 10 peso 2017 NGC series semi hard to find coins. Ito po ay binebenta niya sa halagang 200 pesos. At sino po yung nagbebenta? JGA Brilliant Coins and Trading. Siya po yung nagbebenta ng 2017 sa halagang 200 pesos each. Ayan po. Kaya nga po, sa pagbebenta natin ng mga coins, hindi kailangan po ang mataas na halaga kung wala rin naman pong gaanong error or hindi yung error niya ay hindi rare. Sa 2003, yan po yung picture, non-magnetic po. Ano po nakalagay sa kanyang pagpo-post? 1 peso Philippine 2003 with case. Binebenta niya po sa halagang 300 pesos. Ang nagbebenta po si Coinerad. Dako naman po tayo sa 5 pesos na NGC series po. Ayan yung picture ang nakalagay po sa kanya, sa kanyang sa post niya, 5 peso 2017 NGC series. Ayan, NGC lang po o new generation currency. Ayan, ang nagpost po si Pika o Pick A at iba pa. Binebenta niya po sa halagang 75 pesos. Ang 5 pesos NGC series po ay ang range po nito ay 75 pesos yung pinakamababa niya at may nagbebenta rin po nito sa halagang 100 pesos. So sa 2017 po na request ni server yung 2017 na 1 BSP wala pa akong nakita. Kundi ang nakita ko lang po ay may mga error na kung saan ibinebenta po nila yung may error nito sa halagang 1,000 pesos. At update ko na rin po kayo sa 2017 na piso NGC series po. Ito po ay binebenta sa halagang 200 pesos pataas. Yan po ay depende po sa nagbebenta ng mga barya. Kaya makikita natin bakit ito mababa, bakit siya kay mataas. Yun, bilang seller po, karapatan po natin ang magbenta sa ganyong halaga, sa gusto, sa nais nating halaga. Kung nais nating ibaba, bakit hindi po, karapatan po natin.
Sir Bear, maraming maraming pong salamat. Sana na nasagot ko po yung mga katanungan nyo at na-update ko po kayo kung magkano na nga po ba ang mga bariyang ito. So, nagpapasalamat po ako mga kabarya sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta at sa mga nag-comment po nang hindi magaganda, maraming maraming salamat pa rin po dahil ang comment nga po ay good or bad ay mas maganda yung may nagko-comment. Kaya lang, minsan below the belt okay lang po. Sana ingatan pa rin kayo ng Panginoon, ang inyong pamilya, at pagpapalain kayo. Ayan lang po ang aking kasagutan sa kanila. So guys, patuloy na po tayo at ito pong ating tatalakayin, ang apat na pirasong barya. At bago po, paki-subscribe nga po pala ako at paki-comment na rin po. Kung may nais kayong malaman, okay po, is mag-search po ako para malaman nyo yung mga kasagutan sa inyong mga tanong. Mga ka-hunters, ayan, umpisan po natin sa bariyang ito. Ito yung GC series na piso po, na kung saan ito po ay may taon na 2018. Ikita po natin yung error nito dito po sa halos tapat ng waling-waling na salita. Ayan po sa larawan yung error niya, na kung saan bibihira po mga ka-hunters yung ganyang error. So kung malay nyo may magka-interest at meron kayong hawak nito, 100 pesos pwede natin presuhan yan. Kung gusto nyo tumawad, sige, wag lang po yung masyadong mababa. Ako naman po tayo din sa Nunagonal 5 pesos NGC series. Ito po yung pinakabagong 5 piso ngayon. Ayan, ano po, may ito po ay may year na 2020. Ayan po, na kung saan sa numista po ito ay may 1.6 frequency. Ang error naman po nito ay nasa overs. Overs, ayan. Ito po, yung mint mark po niya ay napakababaw ng pagkakapunch. Parang mahina yung pagkakabagsak ng machine. Ayan po sa larawan guys, para mapunan nyo at makita nyo, halos hindi na makita yung mint mark. Dahil ito ay bago at marami pang naghahanap ng mga collector. Yung iba kasi hindi bumibili at patuloy na naghahunting. Kaya kung mauuna po tayo, mas swerte po tayo dahil pwede naman po nating itabi ito. Dahil in the future po, pwede natin itong maibenta sa mas maayos na halaga. O weak strike mint mark. Ito nga po pala. Kung yung mga naghahunting nga po pala na mga 2020 na taon, ito po ay sinukli lang po sa amin na papunta kami ng Tagaytay sa toll gate. Ayan, labasan po ito, labasan po ngayon ng 2020 at saka yung isisingit ko na lang po at saka yung 2019 na piso po. Ito po guys, oh, mga ka-hunters, ito po yung low mint mark po na 2019, labasan po ngayon. Yan no, mga bago pa po. Makikinang pa siya. Ito po ay mga isinukli lang po nung nagpunta kami ng Taytay. Ayan, sa McDonald's, nagkuhang kami, nag-drive-thru. Yung tatlong piraso na isinukli nilang piso, puro 2019 na low mint mark. Siguro ito mga nakatabi dati sa mga bangko na ngayon, hinanap nila o nung nangailangan na yung mga tao, wala na may bigay yung bangko, siyempre, yun, ibinigay na nila yan para maisukli o mag-circulate. Ito naman po, ayan, anong taon po meron? 2018 po. Guys, kung mapapansin nyo po ito, ayan po, ito, yung pangalan ng Jose Rizal. Ayan po sa picture, medyo nakalubog po at saka yung Rizal hindi po buo. Ang error po nito kung tawagin ay lamination mint error. Tapos,
May makikita rin po kayong error dito sa reverse. Dito po sa logo ng BSP at saka may mga excess metal po. Bagamat maliliit lang po, ay pandagdag na rin po yan sa error. Pero kung tutuusin, ito po yung pinaka main attraction niya. Itong lamination. Ayan po sa larawan, guys. Para makita nyo mabuti. Baka sakaling may mapadaan sa inyo ng ganitong error na matatagpuan niya sa 2018 1 piso NGC series. Ito po ay may bebenta natin sa halagang 5,000 po. Kung walang bumenta, collection na lang natin yan. At habang tumatagal po, nagtataas ang presyo. Hindi po tayo nalulugi. Kasi ang pagkukulik po ng mga barya, ka-hunters, ay investment. Ito naman pong isa. O yan. May same year din po, 2018. Ayan po. Napakarami pong may error sa 2018, ano? Dahil po marami pong ginawang barya ang Bangko Sentral na 2018. Ito po makikita natin po dito sa baba ng piso 1, number 1, ito po. Tapos yung pangalang Jose Rizal po, hindi maayos po ang pagkaka-punch ng die. Ayan po mga ka-hunters sa larawan. Yung mga error po nito, itong bariyang ito. Ito po ay pwede nating ibenta, 1,500. Mababa na po yun. Pero kung may tatawad pa, it's up to you po. Dahil kayo naman po ang nasusunod sa mga bariya, mga ka-hunters. O mga ka-hunters, maraming po salamat sa inyo. At sa mga sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga videos, sa inyong walang sawang pakikinig. Maraming pong salamat muli at naway iingatan po tayo ng Panginoon, ang ating pamilya, ang ating mga trabaho. Pagpalain nawa ang ating mga mabubuting gawa. Ingat po tayong lahat. God bless you all po. God bless you.